Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Dunaire at ang pagbuko ni Cambosos kay Haney. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa latest interview nga po ng West and East Duo at Mandirigma 80 Sports sa ama ni Rachel Dunaire na si Tatay Jerry, ay ibinunyag nito na kawawa daw talaga ang sinapit ng mga sparring partners ni The Filipino Flash Nonito Dunaire sa Japan. Paliwanag nito na talagang bugbog sarado daw ang inabot ng mga ito sa ating WBC Bantamweight World Champion, kung saan kulang na lang umano ay matanggalan ng mga ulo ang sparring partners nang dahil sa lakas at bilis ng kamao ni Nonito. Kaya naman dahil dyan ay kumpiyansa talaga sila na maipapatikim ni Dunaire kay Naoya Inoue ang kauna-unahang talo nito sa kanyang professional boxing career. Ganun pa man ay mismong ang mga Pinoy boxers naman natin na kinuhang sparring partner ni Inoue ang mga nagsabi na sobrang lakas at napakadelikadong kalaban daw talaga ngayon ang Japanese monster. Subalit huwag po sana natin i-bash ang mga Pinoy boxers natin na kinuha ni Inoue sa kanyang kampo upang magsilbing sparring partners. Dahil kabuhayan din po nila ito. Maganda din ang offer sa kanila. Kaya naman mahirap din talaga itong tanggihan lalo pat wala naman silang nakaschedule ng mga laban. Bale sa Martes na po ang 3 belt unification fight ni Dunaire at Inoue. Kaya naman abangan po natin yan at huwag na huwag po natin yan papalampasin. Sa kabilang banda naman mga idol ay may malaking pagbubuko nga po si Unified Lightweight World Champion George Cambosos Jr. na tiyak na mapapahiya ng husto si WBC Lightweight World Champion Devin Haney. Ito ay dahil ibinunyag po ni Cambosos sa kanyang latest interview na may pagtataksil na ginawa si Haney sa kanyang bansang Amerika. Paliwanag ni Cambosos na noong naghahanda umano siya para sa kanyang bigating laban kontra kay Teofimo Lopez ay nagsilbing informant daw itong si Haney sa kanya, kung saan nagbibigay at nagpapadala daw ito ng mga impormasyon sa kanya patungkol sa mga ginagawa ni Lopez sa training camp. Aminado naman si Cambosos na tinatanggap niya lahat ng mga pinapadalang impormasyon sa kanya noon ni Haney. Subalit para sa kanya ay isang malaking pagtataksil daw ang ginawang ito ni Haney para sa bansang Amerika. Dahil pareho silang Amerikano ni Lopez, tapos pinapatalo niya ito sa isang fighter na banyaga. Kasalukuyan namang tikumpa ang bibig ni Haney patungkol sa mga banat na ito ni Cambosos, at mukhang wala na itong balak sumagot pa dito. Subalit ang tiyak na sasabog dito ng husto ay si Teofimo Lopez. Asahan natin na may matinding banat na ilalabas si Lopez kapag nabigo si Haney na talunin si Cambosos sa Linggo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Go. Hello kay Martin Quintano ng Sports Talk PH. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy na